another informative video. Etong video na i-share ko ngayon sa inyo, these are my top 5 best purchases so far ngayong nakalipat na ako dito sa Cavite. Ito yung parang pinaka-favorite ko sa lahat. Of course, kasi karamihan sa kanila, mura. Kasi as a budgetarian na katulad ko, gustong-gusto ko talaga yung nakaka-score ako ng mga murang items na pasok talaga sa mga. So yun yung i-share ko. Una sa lahat, madami sa inyo nagtatanong nitong aking bladeless fan, itong tower fan. Ayan, kita ba? Remote control yan. Tapos ang ganda pa ng dial niya sa taas. Like, I swear. This one's from Camel. Dalawa yung binili ko. Isa sa taas, isa sa baba. Like, look how it operates, ha? Ganyan siya. Ang ganda, di ba? Oh. Tapos pinitim ulit. Yun. So, ayan. Nabili ko yan from SM Dasma. Dun sa SM Appliance. And the reason why I like this tower fan, ever since, ayoko talaga yung mga bilog na fan. Parang feeling ko, hindi siya akma sa team ng bahay ko. Basta gusto ko siya kasi aesthetic siya, number one. Tapos this one's 3,500 lang. Dalawa yung binili ko niya. Isa sa baba, isa sa taas. Yung isa pa dun, nakuha kong free because I have 5K GC. Kaya dalawa rin binili ko. Yung isa, I paid own personal money kasi isa GC. Kasi yan, ang ganda niya. Camel tower fan, pwede niyo naman siyang i-search kahit saan doon sa mga nagtatanong. And it's just enough for me, ah. Yung air na binubuga niya, saktong-sakto. Kasi dito sa Cavite, malamig. Malamig po dito, eh. So, yan. Isa yan sa favorite purchase ko. Kasi, ang ganda niya, di ba? Like, I really like this tower fan. At yan talaga yung type of fan na gusto ko para sa bahay ko dito. Second na gustong-gusto kong purchase dito, this one's from DV Home. Ayan, ang ganda. Yung DV Home, tsaka DV Home, Divimart, pares lang naman yan, eh. May mga kiluhan doon ng mga nagsarado na Chinese restaurant, Japanese restaurant, ganyan. Pili na lang kayo ng walang name ng restaurant. So, yung mga nagsara, inaano nila yung kinikilo-kilo yun doon sa DV Home, DV Mart, just in case gusto mo. So, for sure, eto, sa isang nagsara siguro doon na branch ng Japanese resto. I like this kasi ang gana-gana ko kumain pag dito ako kumakain. Tapos, this one's plastic pa. Tatlo lang yung binili ko kasi parang palit-palitan, just in case my friends wanna come over. Tapos pag nag-order ako ng ramen, F na F ko, parang feeling ko nasa restaurant ako. Pag dito ako kumakain, even yung food ko na kanin, dito ko rin siya nilalagay. Siyempre pag mag-isa ka, magagawa mo lahat ng gusto mo. So dati nung bata ako, minsan gusto ko yung pag nanonood ka, diba, ng Korean novela. Dati nung bata ako, naaalala ko, kumakain sila sa mga mangkok. Gusto ko matry. Siyempre nung bata ako, hindi pwede. Sabi ng nanay ko, dun sa pinggan, kasi that's the right thing. Pero ngayon na mag-isa ako, ay kakain ako dito sa bowl. Ang ganda-ganda nito. And 35 pesos each lang ito. Pero kiluhan yun, ha. Pero sumatotal, lamalabas, parang 35 sila. Ang ganda-ganda niya. Sa totoo lang, I love this bowl so much. So, ito, DV Home to. Tapos, may mga iba pa doon. Shampoohan lang talaga kung may makita kang magustuhan mo. So, ako, dahil mag-isa lang naman ako, I get a couple of pieces lang ng talagang bet ko doon sa DV Home, doon sa may kiluhan. Usually, nasa gitna lang yun, eh. Pag may makita kayo. Yeah. So, lagi naman may ganito, eh. So, kung gusto nyo, puntahan kayo sa nearest DV Home or DV Mart store. Next na gustong-gusto kong purchase, itong rechargeable fan and light. Tingnan nyo, ah. O, diba? Tapos may fan na rin yan. May fan na rin nakasama. The brand is Firefly, pero po sa surplus or handyman, maraming ganito. Just in case, ayun, ang lakas, o, diba? Yan. So, kung gusto nyo, para lang safe din sa inyo, bili kayo ng ganito. Bakit ako bumili nito? Wala pong linggo dito sa Cavite na hindi nagba-brown out. Laging nagba-brown out. Basta, walang week na nandito ko na hindi nag-brown out. Yun na talaga. Siyempre siguro kasi liblib yung lugar ko kasi developing area pa lang naman to. Ganito rin naman yung naranasan ko nun sa Pasig nung nagsisimula yung parents ko. When we were young, nung brother ko, lagi na lang brown out dito din sa Cavite dahil small community pa lang siya, konti pa lang kami dito. Lagi pong nagbo-brown out sa area. Grabe, minsan gigising ako ng umaga, pawis na pawis ako. And then there's this one time, nakaka-uwi ko lang. Siyempre pagod na pagod ako sa biyahe. Tapos pag-uwi ko, pagtungtong na pagtungtong ko, brown out.
Sabi ko talaga nung nagkasweldo ko, bumili ako agad. This one's from Firefly sa surplus. Tapos nasa 500 pesos to. Pero kasi rechargeable to kaya gusto ko eh. So di na ako kakabakaba just in case. So lagi ko lang i-make sure na naka-charge siya. And I like this. Pati yung color niya, yan. So just in case lang naman kung mag-isa ka, katulad ko, okay na to. It's enough for you to survive the day. Kapag naman kinabukasan, usually mayroon ng kuryente. So I like this one. Next, sa aking purchase. Wait, okay, nakita niyo pa ba ako? Ayun, ang next sa aking purchase, itong napaka-cute na pan! Ano bang tatak nito? Lifestyle. Lifestyle is a brand by SM eh. Tinanong ko to kay kuya eh. Ang ganda, diba? Backstory. Alam nyo, nung nagsisimula ako dito, hindi naman ako kasi nagluluto sa amin. Kasi syempre pag nasa bahay ka, andyan yung parents mo, sanay ka na pag-isip mo may pagkain ka na. Never ako nag-try magluto. And nung nandito na ako, napapansin ko, bakit laging sunog yung pagluto ko? Kakalagay ko pa lang, kunyari, talong. Kalalagay ko lang sunog agad. Tapos it went on for a week or two na napapansin ko, naiirita na ako. Sabi ko, ano ba naman yan? Nakakainis naman to. Bakit lagi na lang ako nasusunugan ng pagkain? And nanghihinayang ako. Tapos, na-realize ko, ay baka sa pan to. So, pumunta ako ng SM ulit, dun sa may department store. Tapos yon tinulungan ako ni kuya. Alam niyo lahat, dito ko na ginagawa. Pakulo, soup, prito, lahat. Wala akong pake kasi mag-isa lang naman ako. Dito ko lahat, and ang cute-cute niyo. Ito talaga yung pinili kong size, tsaka yung style. Kasi, feeling ko multi-purpose na lahat ng gusto kong gawin. And yung size pati niya, alam mo yun, saktong-sakto lang. Ayoko naman bumili ng sobrang laki kasi di naman din ako madalas lagi nagluluto ng sobra-sobra. But I like this so much kasi it's just enough for me. Tapos may tinuro si kuya, kapag daw bibili ka ng pan for induction, make sure na 4-layer siya or higher. Ito yung layers na sinasabi niya, ayan o ang kapal. Tapos tinignan ko yung mga pan ng induction kasi doon yung isa libre, tapos yung isa binili ko. Metro yung brand. Ay nako, itatapon ko na yun kasi talagang iinit mo pa lang, paglagay mo, sunog agad. Tapos ito wala, napaka-hassle-free nito. At makikita nyo, makapal siya. So sa susunod, gusto ko pang bilhin yung bowl. Pero kasi parang ang useless niya kung bibilin ko pa kasi meron na ako nito. Ayan o, ang kapal o, nakikita ba? Makapal siya. So pili kayo ng pan for your induction na makapal, like this one. Mga 4 layers nga sabi ni kuya. Para nga, kapag nagluto ka, hindi kayo mabilis masunugan ng food. So, ayan. Ang ganda, diba? Gustong-gusto ko to. So, yung color niya pa. So, marami tong set dun, ha? Ito lang talaga yung specific na binili ko. Because, I guess that's more than enough for me. Okay na ako sa ganyan. And then, last sa ating listahan ng ating pang-fifth na talagang favorite na purchase ko dito sa bahay. Ito pong aking clothing rack. Ang ganda niya. Tapos andyan yung mga shoes ko. Tapos andyan yung mga clothes ko. Ang multi-purpose niya para sa akin. Backstory ulit. Nakikita niyo ba yan? Yung, yan? Yung bag rack na yan. I really love that. Kasi yan talaga yung na-envision ko. I got that sa Robinson's Galleria. Hindi ko po yan gusto. Kasi, ay wait, hindi ko nasabi yung presyo nito. This one's 2,500 ha, 2,500 or up. Masyadong mahal siya kasi nga daw 4 layers. So ayan, 2,500, baka kasi sabihin niyo hindi ko sinabi yung price. Going back, etong bag rack na yan, binili ko po yan sa Robinson's Galleria before Christmas or before New Year. 4,500 po yung bili ko dyan. Pumunta ako sa DV Home, dito sa may Gentry, dito sa may Cavite. 1,800 lang po yan. 1,800 lang po yan sa DV Home, Divimart. Kaya galit na galit ako. At ito po, ng favorite ko na clothing rack. 1,299. Ang ganda-ganda niya. I don't know if nabibigyan ng justice to sa camera. Pero, napakaganda niya. And swak siya dun sa theme ng bahay ko. I really like this kasi it can hold up a lot of clothes. Mukha lang siyang maliit. Pero ang dami ko diyang nalalagay na clothes na pag nasa Pasig ako, pag tinitignan ko yung damitan ko, ba't ganun? Itong clothing rack na to, halos na kakasya niya lahat ng gusto kong ihang. Samantalang sa bahay namin, parang ang cluttered-cluttered niya. I like this kasi talagang 1,299. Tapos I can put all of my stuff na gusto ko. Diba? Parang kasulit niya na, ayan, sa DV Home rin po yan.
Kung ikaw gusto mo, ito ha, like a really good tip, kung ikaw nasa Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga, yung mga area nyo, go to Divihome or Divimart. Ang gaganda po ng sala set niya, dining set niya, sobrang panalo. Like, sabi ko sa sarili ko, ang gaganda! Tapos every week may bago silang display. Kasi usually I go there for, para lang ano, stress reliever ko, ganyan. And I really enjoy. Kasi nga, ang gaganda talaga ng design. Hindi siya yung tipong outdated. Grabe, napakaganda, Instagrammable, tas yung pin, alam mo yung mga Pinterest type of furnitures, meron yun sa Divimart. Yun! Ang dami ko na noon sinabi. As sabi ko ba yung price niya? That's, this one's 1299 lang. May iba't iba pang colors yan, pero ayan siya. Yan yung pinili ko for my house. Yun! Yun lang naman yung gusto kong ipakita sa inyo. I hope you guys enjoy the video. And those are my top 5 favorite purchases dito sa aking bahay. If mayroon kayong video suggestions, feel free to comment it down. Thank you guys for watching. Bye.